sa atin pong mga isinasagawang mga pagpapayo sa mga nakaraang mga araw, meron tayong ilang mga kapatid na humingi o humihingi ng mga pagpapayo through counseling sessions sa atin. Isang pagkasurpresa po sa akin na ang isa sa pangunahing paksa na concern ng marami ay may kinalaman sa usapin ng pagpapatawad. Maaaring ito po ay usapin ng kung paano ko sisimula ng paghingi ng kapatawaran, sa kabilang panig ay paano ko matutunang magpatawad. Dahil po sa mga kaganapang ito ay ipinasya ko na ituloy. Maaalala ninyo na nagsagawa tayo ng seryeng pag-aaral sa The Lord's Prayer. At dahil po sa ganitong mga katanungan na inaakala nating mahalagang bigyan ng katugunan, ay itutuloy po natin ang ating mga pag-aaral sa Mateo Kabanatang 6 at sasakupin na po natin yung buong kabanata kung hanggang kailan man tayo abutin. Sa pagkakataong pong ito, sa inyo pong mga Biblia, atin pong babasahin ang Mateo Kabanatang 6, mga talatang 14 at 15. Umaasa po ako na makatutulong ito upang magkaroon tayo ng matuwid o tamang unawa sa kalikasan ng tunay na pagpapatawad. Kaya nga po, ito ay ating pinamagatang, forgiveness, it's not what you think. Sapagat again, in my dealings with our brethren, I have realized that many have a wrong understanding of what forgiveness is all about. So basahin po natin Mateo Kabanatang 6, mga talatang 14 at 15. Babasahin ko po ito sa wikang Filipino. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datuwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Maliwanag po sa mga talatang ating binasa na ang ating Panginoong Hesus ay tila baga nagbababala o nagpapaalala na hindi magbibigay ng kapatawaran ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan kung hindi tayo gaya na magpatawad sa mga nagkasala laban sa atin. Malinaw po yun doon sa ating talatang binasa. Datuwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Now, gusto nating linawin na hindi ang ibig sabihin nito na yung ating kapatawaran, alalaumbagi yung ating kaligtasan, sapagkat tayo ay tumanggap ng kaligtasan dahil tayo tumanggap ng kapatawaran, awa ng Diyos. Hindi ibig sabihin na segun o nakadepende ang pagpapatawad ng Diyos sa atin sa ating pagpapatawad sa iba, na tila baga ang ating gawa ng pagpapatawad sa iba ang naging dahilan ng ating kaligtasan. Gusto nating linawin yon sa liwanag ng ibang bahagi pa ng banal na kasulatan, ang pinaka malapit dito sa teksto na ating
pinag-aaralan ay iyong nandoon sa Mateo Kabanatang 18, mga talatang 21 at patuloy, makikita natin doon, without going there, na inaasahan ng Diyos na ang mga tumanggap ng kapatawaran mula sa Kanya magiging handa at gayak na magpatawad naman sa iba. Yun yung klaro doon sa Mateo Kabanatang 18, mga talatang 21 hanggang 35. At para sa mas espesipikong talata, maaari natin basahin ang Epeso Kabanatang 4, ang talata ay 32, ganito po sa pagkakaliwat sa wikang Tagalog. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawarang kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ano po nauna? Sa talatang iyon, maliwanag doon na ang naging basehan ng pagpapatawad natin sa iba ay ang tinanggap nating kapatawaran mula sa Kanya. Naliligtas kung gayon ang tao dahilan sa siya kinawaan ng Diyos. Pinatatawad siya kung gayon ang Diyos dahil siya ay kinawaan nito. Malinaw po ba yon sa ating pagsisimula sa bahaging ito? Naalala ko po, way way back, meron po tayong isang Bible study na naisagawa dyan sa Bustos. Kilala yon ni Sister Cora. Yung dating amo nila, Sister nila Myrna. You remember what's his name? Anyway, meron siyang pagawaan o meron ang negosyo niya ay yung pagmamanufacture ng chicharon. And so, nalalaman ko na yung kanyang wife ay isang professor sa UP. Pero every time na nagbabible study kami, wala yung kanyang wife doon. Pero isang pagkakataon, summertime kagaya nito, natapatan ko na walang pasok yung kanyang asawa. Hindi siya nag-join sa Bible study, pero evidently nakikinig pala siya. At ako ay nasa punto ng pagtuturo na ang kaligtasan ay nakabatay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Na walang sino man ang deserve, ang deserving na maligtas sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na kung meron mang marapat sa bawat isang tao na makasalanan, ay ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos, ang parusa ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa mga puntong iyon ay mayroong buong paggalang na lumabas siya mula sa kusina at ang sabi niya, Pastor, pwede po ba akong magtanong? Ninervyos na ako sapagkat I was, you know, young then and inexperienced in so many ways. So alam kong professor sa UP, so I kinda think na baka mahirap ang magiging tanong nito. At dinala niya ako precisely dito sa passage na ating pinag-aaralan ngayon na mas kilala sa pamagat na Sermon on the Mount. Ang sabi niya, Pastor, parang mahirap naman pong paniwalaan yung sinasabi niyo sapagkat maliwanag po sa Sermon on the Mount, you know, she was well-read. Alam niya yung kanyang sinasabi. In fact, siya yung nagbigay ng background ng Sermon on the Mount. At ang sabi niya, hindi po ba nakadepende ang kaligtasan ng isang tao sa lahat ng mga inaasahang tamang gagawin niya? And from there, she began to read to me, you know, verses like
Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So on and so forth. Pastor, maliwanag diyan na ang kaligtasan ay depende sa kung sino ka at ano ka bilang tao. Maawain ka ba? Kakaawaan ka ng Diyos kung maawain ka. And so I told her, sabi ko, Ma'am, maganda po sigurong alamin natin yung pinaka-konteksto ng ating pinag-aaralan. Hindi po mahirap madetermina na ang kausap ng ating Panginoon Jesucristo dito ay hindi ang mga walang pananampalatayang makasalanan. Ang kausap niya po dito ay ang kanyang mga alagad. Kung ang aral na ito ay para sa lahat, di sinsana hindi na niya ibinukod yung kanyang mga alagad at dinala niya sa itaas ng bundok upang paalalahanan kung ano at ituro sa kanila kung ano ang inaasahan niya bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang mga alagad. And from there, salamat sa Panginoon, you know, I was reminded of Romans chapter 4 kung saan maliwanag doon na ang tunay na blessed ay yung tao na hindi ibinibilang sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Ang tunay na blessed o pinagpala ay yung tao na hindi nanalig sa kanyang mga gawa kundi sa pamamagitan ng katwiran na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. At tila sapat yun upang siya ay maupo at magpatuloy sa pakikinig o sumama sa amin sa pakikinig ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So muli, nais kong linawin kung iyon ay umiiral sa ating congregation, dapat linawin na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, na ang kaligtasan ay bunga ng awa ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. Gayunpaman, kung talagang ikaw ay tumanggap na ng awa ng Diyos, kung talagang ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan, dapat of all people, to forgive is most normal to you, being someone who has experienced a changed heart and a new birth, you see. Napakahalaga po nitong paksa. Lalong-lalo na po kung sa tingin natin, lubhang napakalaki na ng kasalanang nagawa sa atin. At yung ginagamit kong mga salita ay ang mga salitang narinig ko sa mga kapatid na humihingi ng payo sa akin. Ang hirap pong patawarin yung taong sobrang malaki na yung kasalanang nagawa sa akin. At maaring hindi sila nag-iisa. Maaring sa ating kalagitnaan ngayon ay meron kinikimkim kang gayong galit, gayong kapaitan, na halos natutukso ka na ang iyong ipanalangin tungkol sa taong ito ay ang lahat ng kasamaan. Dadanasin niya sana ang pinakamalupit na kasamaan sapagkat sinaktan niya ako, sapagkat ginawan niya ako ng masama. Pupwede rin naman na ikaw, yung tao na nasa kalagayan, na ikaw ang nakagawa ng hindi kapatawad-tawad na kasalanan. At kung yun yung iyong kalagayan, lalong mahirap dahil hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Lalo na kung marami mo ng beses sinira ang iyong salita. Lalo na kung marami ka ng beses tumanggap ng pagkakataon. We always say that this church believes in a God of the second chances, but sometimes, you know, nagiging higit pa doon
higit pa sa pangalawang pagkakataon. Saan ako magsisimula? Sana alam kong magpatawad, pero di ko alam kung paano. Marahil yun po ang kalagayan ng bawat isa sa atin o ng ilan sa atin. Gusto natin linawin muna ang ilang mga bagay sa usapin ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ay ginagawa kung may malinaw na kasalanang nagawa. E so yun yung dapat klaro. Dapat alam ng parehong partido, ng parehong panig na merong nagawang masama. Ang hirap naman mga kapatid, kung mamaya pagkatapos ng pagsamba, kakamayan niyo ako at lahat ng kumamay sa akin, sasabihan ko, pinapatawad na kita, pinapatawad na kita. Eh baka sabihin mo, teka muna pastor, ano ba nagawa kong kasalanan sa inyo? So, dapat malinaw sa bawat isa na may nangyaring kasalanan. May nagawang kasalanan. Gusto kong ipaalala because sometimes, na isasantabi natin yon, nagagawa nating sumamba sa Diyos. Kahit alam mo sa puso mo na may malinaw kang nagawang kasalanan. Malinaw po ang turo ng banal na kasulatan. Isang halimbawa ay sa kaso ni Saulo na malauna na pinamagatang Pablo. Sa panahon po ng pakikipagtagpo ng Panginoong Hesus sa kanya sa daan patungong Damasco, sinabihan siya ng ating Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ni Saulo o Pablo, abay Panginoon, sino ka? Sino po kayo Panginoon at kailan ko kayo pinag-uusig? At doon naging malinaw na ang ginagawa natin sa ating kapwa ay ultimately isang malaking kasalanan ginagawa natin sa Diyos. Kaya hindi natin maaaring isa-isang tabi ang kapwa natin at ang ating problema sa ating kapwa at magasta na kunwari nakasasamba pa rin tayo ng maayos sa Diyos. Hindi yon posible. Hindi yon tinatanggap ng Diyos. In fact, probably most of you are aware na ang sabi ng Panginoon, kung mag-aalay ka, iwanan mo yung alay. May mas mahalaga kaysa sa iyong pag-aalay o pagsamba. Ikaw ay makipagkasundo muna sa iyong kaalit. Yan ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan. So ang bawat kasalanan ay hindi mananatiling personal offense. Ultimately, lahat ng kasalanan is an offense. Every sin is an offense against the Holy God. Hindi pwedeng manatiling may matuwid na kaugnayan tayo sa Diyos habang kaaway mo lahat. Hindi yun maaari. Pangalawang katotohanan na mahalagang maging malinaw para sa atin sa usapin at sa relasyon sa ating Panginoong Diyos, nagpapatawad lamang sa hindi lang dahil may umiiral na kasalanan, nagpapatawad lamang siya kapag ka nagsimula na ang paghingi ng kapatawaran. Mahalaga na yung nagkasala ay may sapat na lakas ng loob na humingi ng kapatawaran. Hindi available lang pagpapatawad sa isang taong hindi gayak humingi ng kapatawaran. Magsisimula lang pagpapatawad pagka nagsimula na ang pagsasabi, patawarin mo ako, I have no excuse, I have sinned against you. Amen? Mali po yung katwiran. Kung sakaling
sinasabi mong nasaktan kita, ede sorry na. Ano yun? Hindi mo tinatanggap na may pagkakamali ka. Ang sinasabi mo, kung sinasabi mo nakukuha ninyo? Hindi sa katanggap-tanggap. Kung sa tingin mo, mali ako de sorry. Hindi po. Ikaw mismo dapat mong maintindihan mali yung ginawa ko. Nagkasala ako sa'yo. Boy, ang halaga-halaga nito, lalo na sa relationship ng mga mag-aasawa. De sorry na. Kung sa tingin mo, napagtasan kita ng boses, ako naman talagang ganito la boses ko. Siya nga, nung kausap mo yung sekretary mo sa office, husky voice ka. Pwede bang pagtimpla mo ako ng kape? Kilala mo ba ako? Pag uwi mo sa bahay, pagtimpla mo ako ng kape! Something is wrong, brethren, kung hindi natin ma-realize that I have sinned against you see. You remember the prodigal son? Naalala po ninyo? Gayak ang ama na magpatawad. Nananabik ang ama na magpatawad. Pero ibinigay ng ama yung pagpatawad nang lumalakad na pabalik. Ang alibugang anak na mayroong durog na puso at nakakadama, kailangan kong ituwid. Kailangan matuwid ang lahat between me and my father. At nung makita at ma-sense ng ama ang gayong diwa sa kanyang nanunumbalik na alibugang anak, hindi niya nahinintay, siya ay tumakbo, siya ay sumalubong. You see? Which is a sign of humility on the part of the father, you see? Di ba tayo ganon? Pagkaalam mo na, lalo na sa mag-aasawa, sa magkakaibigan, pagkaalam mo nang talo na yung asawa mo, talagang titigasan mo na yung pagtahimik. Maya-maya lang, kikibuin na ako nito. Hindi ka kinibo. Kailis! Nag-basketball na, hindi ako kinibo. Arte kasi. Amen. Sometimes, you know, women, you know, hayaan nyo na ako, pastor naman ako. Of course, that is not an excuse, but sometimes, you know, we are full of dramas. Amen. Dami. Straight talk. At dapat ang mindset, wala ito sermon ko, pero makakatulong marahil, dapat ang mindset, ano na muna yung obligasyon ko sa'yo? Hindi na muna yung hindi mo kinalikan kanila bago ka umalis. Siguro mabaho na ako. Hindi mo na ako mahal. O kung mas madrama, hindi mo na ako mahal. Ikaw na muna. Bilang asawang babae, huwag na muna yung listahan ng mga hindi natutupad ng asawa mo na obligasyon niya sa'yo. Ikaw na muna. Ginagawa mo ba ang bahagi mo? Ikaw ba'y nagpapasakop sa kanya? Una ba siya sa'yo? Ikaw ba ang pangunahing tagahanga niya? Naniniwala sa kanya. You see? Gumagalang ka ba sa kanya? Sa paraan ng iyong pagsasalita? Sa paraan ng iyong pagkilos? Oh, brethren, napakahalaga yan. Lalo na sa mga asawang lalaki. Minsan na narinig ninyo, baka hindi minsan, baka maraming beses, ang pinakamahalaga pagdating sa usapin na yan, sa mga kalalakihan ay ang usapin ng respeto. You see, do you respect your husband? You see? Bago ko malayo, let's continue. So dapat nagsisimula na yung paghingi ng pagpapatawan. At dapat din nating maintindihan na ang repentance o paghingi ng tawad ay
ang isang proseso. Hindi yung baguhin mo na muna lahat. At pagka nakita kong mukhang ayos na lahat, tsaka kita patatawarin. Kung ganyan tayo tinatrato ng Diyos, wala ni isa sa atin ang maliligtas. Kung sasabihin niya, pakita mo muna, ha? At let's see, tingnan natin kung hindi ka ba upset sa pagsamba. Tingnan natin kung magiging tapat ka ba sa pagkakaloob. Tingnan muna natin. Hindi kayo ng Diyos. Tinanggap niya ang ating pagpakumbaba sa kanya nung una. At mula doon, tinulungan niya tayo. Inaalalayan niya tayo. Babagsak tayo. Hindi minsan, maraming beses. At nandoon, habang na laging gayak tayo na babalik sa kanya at ihingi ng awa. Every time na tayo mabibigo, lagi naman din siyang gayak ibigay yung awa na yon. It's a process. At hanggang tayo nabubuhay sa mundong ito, mangangailangan tayo ng kapatawaran ng Diyos. Because there is no perfect person. I remember habang nangangaral si Pastor Oscar Villa noong banquet night, nagpataas siya ng kamay. I really don't know kung sino-sino yung mga nagtaas ng kamay. It really does not matter. Pero kasi hindi naman ako nakatingin, sa kanya ako nakatingin eh. Pero parang mukhang may mga nagtaas ng kamay eh. Ano, sino dito ang mga may perfect na mga anak na lahat talaga ginagawa, lahat tama, may mga nagtaas eh. Sabi ko, patay, mali na yung sagot na yun eh. Why? Walang perfect na anak dahil walang perfect na tao. Sabi ko, mali, patay, mali ang sagot. Pinaniniwala natin na ating sarili, perfect yung anak natin. Pero wala. Lahat nangangailangan ng paggabay, pagpapaalala, pagtutuwid. Yan ang totoo sa asawa, yan ang totoo sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa iglesia. Walang perfect. That is why ang paalala sa atin, we must always be ready. Lagi tayo dapat maging gayak na ibigay ang pagpapatawad sa bawat isa na nadadapa dahil may madadapa. So again, nililinaw natin, forgiveness requires repentance. Gayak ba yung tao na humingi ng tawad? Hindi siya agad binibigay. Minsan malambot ang puso natin eh, at isa yan sa problema ng isa nating pinapayuhan. Naaawa po ako agad eh. Kaya nag-uulit-ulit. You see, ang turo ng Biblia sa atin, hintayin mo yung punto na nararamdaman niya na at nakikita niya na ang kamalian niya. You see, ang sabi po ng banal na kasulatan sa Matthew 18 and the verse is 15, if your brother sins, go and show him, tell him his fault. Ano ang purpose? Ano ang layunin? Bakit kinakailangan na kapag ang kapatid ay nagkasala sa'yo, sasabihin mo sa kanya, hindi sa iba. Hindi mo sisiraan ang kapatid mo sa iba. Pupuntahan mo yung tao na inaakala mong nagkasala sa'yo, sa kanya mo sasabihin, kapatid, inaakala ko nagkamali ka sa akin. At ito ang dahilan. Eh bakit kailangan mong gawin yun? Nagsusulisit ka ng pagbabago ng isip on his part. Kailangan mo sabihin sa kanya kung anong kanyang kamalian para kung ma-realize niya
ang kanyang kamalian, ay magkakaroon ng pagbabago ng isip. Amen? Maaaring hindi niya alam, o maaaring alam niya rin na siya'y nakagawa ng kamalian sa iyo. Gayunpaman, mahalaga that that person would be made aware of his fault, and that that person must take responsibility. Yun ang mahalaga. Ako nga ang mali. Responsibilidad ko yun. I have no one to blame but myself. Pagka nangyari na yon, dapat maging gayak ang sino man na ipagkaloob yung kapatawaran sa isang taong may gayon diwa. Naalayunin ay alisin yung guilt sa kanya. Hindi na siya pinatutulog, pinahihirapan siya nung kamali ang kanyang nagawa. Sa Luke 17 verses 3 to 4, mas malinaw. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. Yung isa sa ating pinapayuhan dito naman nagka-problema. Pastor, ginawa ko na yan, maraming beses po. Naaabuso po ako. Nasasamantala yung kabaitan ko po. Inuulit-ulit lang ang kamalian. Sasagutin natin yan pamaya-maya. Pero dito sa talata na ating binasa, maliwanag, may kondisyon eh. If he repents. Amen? Mahalagang bahagi iyon. Saan ang galing yung if he repents? You rebuke him. You tell him. Nakita niyo yung connection? Kaya sasabihin sa tao, ipapaalam sa tao kung ano ang kanyang kamalian, ang layunin mo, mauwi siya sa paghingi ng kapatawaran. Hindi yung nagmamambol ka, sabi, and then yung kauna-unahang kapatid na makita mo, alam mo, si ganun-ganun, ganyan-ganyan, ikaw naman na nagkakasala laban sa Diyos kung yun ang nagiging pag-uugali mo. Show him his fault. Tell him. Sa maraming pagkakataon, and you know, our community is not exempted, ang choice na pinipili natin ay yung mag-withdraw na lang sa ating pakikipag-ugnayan sa tao na yon. Ayong kausap ng tao na yan. Ayong kasama yung tao na yan. Hindi po yun forgiveness. Hindi po yun reconciliation, by the way. Naaalala nyo, nang una nating pinag-usapan ito, sa banal na kasulatan, pag pinag-uusapan ang forgiveness, ang diwa is more of reconciliation than love. Inaasahan na pagka nagpatawad ka, ang kasunod nun, pagkakasundo. Sige, pinatatawad na kita. Huwag ka nang pakikita sa akin, ha? Hindi po yung pagpapatawad. Ha? Yun po dayuhan sa konsepto ng banal, sa konsepto ng pagpapatawad sa banal na kasulatan. Estranghero yun. Kasi sa Biblia, palaging pagkaraan ng kapatawaran ay ang pagkakasundo. At wala na siguro pinakamagandang halimbawa kundi ang ating Panginoong Diyos. Pinatatawad ba ng Diyos yung hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at kamalian? Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Narito po ang dalawang bahagi ng banal na kasulatan, among others, many others actually. These are the two most familiar ones.
2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen? Anong kailangan munang mangyari bago ibigay ang kapatawaran? They must turn from their sins. 1 John 1:9, another familiar one. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Again, conditional. If we confess our sins. Minsan sa mag-aasawa, kaya naiipon yung sama ng loob. Nagkasundo na lang nang wala nang pinag-usapan. Basta isang araw, nagutom ang lalaki, talo lalaki, Andy. Bakit? Eh Raymond, tayo madaling magutom eh. Eh sila nagkakayak ng pagkain. So tayo titiklop. Amen? Iikot-ikot na sa lamesa. Yun ang mga asawa natin na nag-uugust ng pinggan, ramdam na. Amen? Hindi pa ba luto ang ulam? Ewan ko. Ala ka bang mata? Amen. I'm telling you. And I am not even talking about my wife. Just to be safe. Amen? We want peace. Yun yung realidad ng buhay. Amen? Praise God. May nagtatanong, eh paano ko po kung ayaw mag-apologize? Patatawarin ko po ba yun? Ayaw humingi ng kapatawaran? May mga tao ayaw tanggapin na may pagkakamali sila. In fact, minsan, nagagawa nilang paikutin yung sitwasyon na ikaw pa mali. Amen? Nangyari na ba sa inyo yun? Yung nung una-una, halimbawa, sinusunod mo yung Biblia, sasabihin mo sa kanya ang kamalian niya, kapatid, mali ka eh. Mali ka ng unawa, mali ka ng tanaw, ganyan-ganyan kasi. Nung matapos yung usapan mo, ikaw na makasalanan? Ikaw na yung ako pala makasalanan. Amen? Napaniwala ka rin. Hindi po natin po pwedeng i-pursue yung reconciliation at yung forgiveness kung gano'n ang situation, kung hindi siya ready na i-admit na mali ako, magiging vulnerable ka sa susunod pang pagmamanipula sa iyo. Nakukuha ninyo mga kapatid? Nakakatulong po ba? Hindi kabawasan sa pagiging mananampalataya yung magsasabi, hindi pa ako handang magpatawad dahil hindi mo pa handang makita ang iyong kamalian. Di ba Kristiyano ka? Di ba ikaw ang pinakamatured sa iglesia? Eh bakit ganyan ka? At ikaw makakarandang, ako nga pala ang pastoran. At ang mga pastor are supposed to be the ones to forgive first. Ah, no. Hindi tayo pwedeng lumagpas sa tinuturo ng Biblia. Diyan nagsisimula ang maraming sakit ng kalooban. At kung medyo delikado ka, magiging sanhi ng maaga mong kamatayan. And we would want to live longer. Malaunan, siya na ang nagdi-demand, mag-apologize ka. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Proverbs 26,
And the verse is, "For answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him." Kung dumarating na kayo sa punto na wala nang pinatutunguhan ang inyong pag-uusap at hindi gayak sa isang rasyonal na pagpapalitan ng unawa, well then, that's the end of it. Kapatid, mukhang walang patutunguhan yung ating usapan. You know, we may end up, you know, blaming each other and so on and so forth. So, dito na nagtatapos. Mukhang hindi tayo kailangan mag-usap muna. Kung hindi nararamdaman ng isang tao na may nagawasang damage sa kapwa, mauuwi lang kayo sa pagkukunwari. Yung ngiting pakunwari, yakap na pakunwari, kabaita na pakunwari. Niloloko natin ang ating mga sarili kung hindi na itutuwid ang isang bagay dahil merong isa na hindi gayak tanggapin ang kanyang kamalian. Ang turo po ng Biblia ay ganito, Romans 12:14-21, "If possible," ano sabi? "If possible, so far as depends on you." Hindi mo hawak ang isip, hindi mo hawak ang pag-uugali ng mga tao sa paligid mo. Ang pwede mo lang ituwid, ang pwede mo lang ayusin, at ang pananagutan mo lang, ikaw sa mata ng Diyos. At ang sabi, "If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men." Hindi natin pwedeng puwersahin ang iba na magkaroon ng maayos na kaugnayan sa atin. Ang pwede lang natin gawin, buksan yung posibilidad na magkaroon kayo ng maayos na kaugnayan sa pamamagitan ng paggaganap mo ng bahagi mo, na ikaw ay hindi mabubuhay sa bengansya, na ikaw ay hindi mabubuhay sa kapaitan at kagalitan, kundi palaging mabubuhay na bukas ang posibilidad ng pagkakasundo at kapayapaan. Amen? Yun lang ang pwede mong gawin. Kung ano gagawin ng iba, hindi mo nahawak yun. At hindi mo yung pananagutan sa Diyos. Hindi mo pananagutan kung may mga taong galit sa'yo. Amen? Ang pananagutan mo lang, malaman mo at matiyak mo na wala kang galit at kapaitan sa puso mo. Dahil yun ang ating ipananagot sa Diyos. Amen? Praise be to God. Ganito po ang sabi ni John Stott. "If we can restore to full and intimate fellowship with ourselves a sinning and unrepentant brother, we reveal not the depth of our love, but its shallowness. For we are doing what is not for his highest good. Forgiveness, which bypasses the need for repentance, issues not from love, but from sentimentality." Nasundan niya, mga kapatid? Uulitin ko, dadahanan natin. "If we can restore to full and intimate fellowship with ourselves a sinning and unrepentant brother," halimbawa sa relationship again ng mag-aasawa, binugbog ka, asul pa mata mo, nakipagbali ka na sa'yo, sa awa mo, dahil inuwi ang kanya ng paborito mong isaw. They welcome na uli. Abay, hindi pa namumuta yung kulay ng black eye mo, eto na naman ang isa, bagang! Bakit? Eh dahil ready na naman siya, umorder na siya ng isaw eh. Alam, para sa muling pagkakasundo. Again, if we can restore to full and intimate fellowship with ourselves a sinning and unrepentant brother, we reveal not the depth of our love,
the depth of our love, but its shallowness, mababaw yun. Kung walang pagbabago, tanggap mo na sa uli. Mababaw na klase ng pag-ibig yun. For we are doing what is not for His highest good. Pag ginagawa mo yun, hindi mo ginagawa yung mabuti sa Kanya. At hindi rin makakabuti sa'yo. Wala kang dala. Nakakabit pa lang ng postisyon mo at nawasak na naman eh. Ano ka ba naman? Yan na. Hindi, mahal niya ako. Mahal ka niya, hindi ba napansin? Hindi nawawala yung iling mo? Mahal niya ako. Mahal. Forgiveness which bypasses the need for repentance issues not from love but from sentimentality. Hindi raw tunay na pag-ibig yun. Ang hirap ibalik yung broken relationship. Ang hirap i-restore yung broken relationship kung yung may sala, yung offender, ay nalalabuan kung may mali ba siyang nagawa. Lalo na po sa usapin ng paulit-ulit na kamalian, repeated offense or offenses. Kahit ang Diyos hindi magbibigay ng kapatawaran sa isang tao na hindi sensero sa kanyang pag-usal ng paghingi ng patawad. Ang isang tao na hindi gayak talikuran ang kanyang kasamaan at kamalian ay hindi karapat dapat sa kapatawaran. Ang sabi po ng Proverbs 28 and the verse is 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon, you forsake your sins, ay magtatamo ng kawaan. Nakuha niyo mga kapatid, sino lang magtatamo ng kawaan? Yung gayak ng iwanan yung kanyang mga kamalian. Siyempre, Diyos lang ang pwedeng bumasa ng puso. Eh pastor, in fact, tanong talaga yun eh. Eh pastor, paano ko malalaman na this time, sincero na siya? Nakakadala po eh. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Yun talaga masakit na yun. Maraming beses ko na narinig yun eh. Pagka sinabi ng isang kapatid, ang sakit! At saka susundan ng, iniintay ko na eh. Ano sunod? Ang sakit-sakit! Masakit na talaga yun. Minsan, wala ka nang magawa, hindi yakapin na ng kapatid eh, no? Bobo-bobo mo. I'm just kidding. Of course. You know, you feel for them. You know, hindi siya madali. You see. Pero sometimes, you know, we need to pray for the Lord's enlightenment and guidance. You see. Eh paano po yun? Hindi nga ako sanay magbasa ng puso. Lagi po ako nagdadaya. Anong kayang-kaya pong patak na luha ng isang mata lang eh. Korean novela, di ba yung mga Koreans ganun umiyak? Yung mga Filipino pagka umiyak, overacting eh. Talagang umaagos eh. Yung mga Koreans pagka umiyak, isang patak lang eh. May tunog pa eh. Ano po sabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng Matthew chapter 7 and the verse 16, by their fruit, you shall know them. You will recognize them. Yung bunga, yung buhay. Si John the Baptist, sa isang pagkakataon, as recorded in Matthew 3 and Luke 3, maraming nagpipila-pila lang magpapabautismo sa kanya. Hindi niya sila agad binautismohan. Bakit? Ano sabi niya? Magpakita muna kayo ng bunga ng pagsisisi.
ipakita nyo muna yung ebidensya na meron nang nangyaring pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Dapat may pagbabago ng buhay. Dahil there is such a thing as earthly sorrow that leads to death. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verses 9 and following, ang hinahanap ng Diyos sa atin is the godly sorrow. At ano ang kaakibat ng makadiyos na pagsisisi at kalungkutan? Tunay na pagbabago. E paano malalaman kung genuine na ang pagsisisi? Merong ilang mga maaaring obserbahan o tignan. Tinatanggap niya na ba ang full responsibility sa kamalian niya? Parang yun pinakamahalaga sa lahat yun eh. Hindi na naninisi ng iba. Ako lang talaga ang nagkasala. Ako ang nagkamali. Tinatanggap mo ba na accountable ka? May pananagutan ako. Dahil ako nagkamali, may pananagutan ako. May kailangan akong ayusin. Hindi na ba siya nagpapatuloy sa mga pag-uugali niya na alam niyang nakasasakit sa'yo? Kung nagtutuloy ito, hindi siya nagsisisi. Doon na kayo galing eh. Dapat may mga pagtatangka at malinaw na pagsisikap na hindi na siya ulit mauwi sa ganon. Hindi ka na defensive. Hindi mo na minamaliit kung nakakasakit ka. O ikaw naman o. Ang dami mong kung ano-ano. Pinipilit mong unawain bakit siya nasasaktan. At ano ang pwede kong gawin para hindi niya maramdaman yung ganong offense. Nangyayari na ba ito? Naoobserbahan nyo ba ito sa mga taong humihingi sa inyo ng kapatawaran? At kung sakaling magpakita ka ng pagdududa, hindi sila nagagalit. Naiintindihan, I deserve that attitude. Kung nag-aalin lang ka sa akin, parang tama lang. Bakit? Sinira ko tiwala mo eh. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para muling ma-build up yung tiwala na ako ang sumira. May ganun po bang attitude? O palagi ka nalang ganyan? Kaya tayo hindi magkasundo noon pa. Kasi madududuhin ka. Hindi po. Lalo na kung may basihan ang kanyang mga pag-aalinlangan, tanggapin mo. Nasira ko pag-aalinlangan mo, nasira ko tiwala mo, kaya inaasahan ko na mag-aalinlangan ka. At kung ano man ang konsekwensya nun, paano ko i-reaffirm sa'yo na nagtino na ako, na umayos na ako ng lakad, ng landas, nagsisi na ako, nagbago na ako. Gaya kang tumanggap ng konsekwensya, halimbawa, amin na cellphone mo. Lobat! May charger ako. Uwi ka ng alas 6. Alas 6! Those are examples of consequences. Mahirap mo naman pala pauwi ng alas 6. Alas 6 pa lang ang simula ng trabaho niya. I'm just giving you some examples. Amen? So kung talaga nagtitino ka na at kung talaga nagsisisi ka na, applicable to sa lahat eh. Magulang, anak, magulang. Minsan yung anak ang dapat magdimat sa magulang eh. Tatay! Ginabi ka na naman. Tuturo ako sa TV niya. Bakit ngayon ka lang?
Sabihin ko kay Sharwin. Saan galing? May mga konsekwensya, mga kapatid. Tanong, paano po kung hindi kami dumadating pa sa ganung punto? Hindi niya naiintindihan na may kamalian siya. Hindi siya gayak magbago. De hindi ko rin po siya patatawarin. Oh, de hindi rin po possible yung pagkakasundo. Hindi possible. Dahil ang requisite ng reconciliation is repentance. Ano ang pwede kong gawin? Yung tinuro ng Biblia. Ano pong tinuro ng Biblia? Love your enemies. Pwede mong gawin? Paano po ba ang magmahal ng kaaway? Basahin natin, Matthew chapter 5. And the verse is 44. But I say unto you, love your enemies. Paano yun? Nilinaw kung ano ang ibig sabihin dito sa context na ito noong love your enemies. Bless them that curse you. Amen? Hindi mo i-wish yung masama sa kanya. Nabalitaan kong may sakit yung enemy ko. Sana matuluyan na. You don't do that. You bless them. Bakit? Walang napakasamang tao na hindi pwedeng baguhin ng Diyos. Tandaan natin yan. Walang sobra ng nakatalikod na tao na hindi pwedeng humarap palapit sa Diyos. Walang ganun. Everything is possible to this God. So you are to love your enemy. Ang ibig sabihin, you bless them that curse you. Napansin nyo ba yon? Ano ginagawa sa'yo? They curse you. What do you do in return? You bless them. What else? Do good to them that hate you. What do you do? Do good. Hindi yung bibigyan ko siya ng pagkain pero sandali lang. For you, you don't do that. You don't do that. Pray for them. Hindi nyo mimisang narinig sa akin. Ano yung madalas yung naririnig sa akin? Hindi mo po pwedeng matutunan kamuhian ang taong regular mong dinadalangin sa Diyos. Unti-unti, you would learn to care for that person regardless kung paano kanya tinatrato. Unti-unti. When you begin to really pray, oh God, kailangan kanya. Huling tanong, Pastor, sa dami po ng nagawa niyang kamalian sa akin, responsibilidad ko po ba na siya'y patuloy na pagtiwalaan? Ang sagot ay hindi. Magugulat tayo, ano po? Pwede ko siyang patawarin pero hindi ko siya pagtitiwalaan. Pagka pinatawad mo ang isang tao, ang sinasabi mo, you know, let bygones be bygones. Yan ang sinasabi mo doon, di ba? Yung mga nagawa mo ng mga nakaraan, kalimutan na natin. Kung paanong nilagay ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan sa kanyang likuran ay gayon din tayo. Pero ibang usapin ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay kailangang muling itayo. Buuin. Kapag sinabi ko sa isang kapatid, forgiving a person does not mean that you have to trust him right away. Yun mismo ang verbatim, yun ang sinabi ko sa kanya sa tanong na yan. Forgiving a person does not mean that you have to trust him right away. It only means that you are now giving that person a chance to earn your trust back. Does that make sense? Amen. Ang sinasabi mo sa tao, ang dami kong dahilan
para mag-alinlangan. Pero dahil pinatawad na kita at dahil posible na uli ang reconciliation, binibigyan kita ng muling pagkakataon na ibalik mo yung aking tiwala. Amen? And finally, paano po kung talagang hindi magkakasundo? Sometimes, ang tamang sagot ay you got to let go of that person. Minsan, ang tamang sagot ay baka you have to part ways. At yan ay nakatala rin sa Biblia. Remember, merong irreconcilable difference si Paul at si Barnabas. Mukhang mas mainam na sila ay mag-iba ng landas. Sometimes yun ang sagot. Hindi mo kinakailangan mabuhay sa kapaitan. Hindi mo kinakailangan mabuhay sa galit. Minsan nakakatulong gumaling yung mga sugat sa pamamagitan ng geographical separation. Umaasa ako na nakatulong ito, mga kapatid, kung sakali mang merong ganitong mga sitwasyon sa ating mga karanasan at dinadaanan. Let's all stand up.